To begin, let us now witness and give a big round of applause to the Military and Civic Parade. Sa makasaysayang araw na ito, ating binibigyang pugay ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kung kaya't narito po ang isang parada bilang pagpaparangal. At tinapungtunghayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating kor ng mga kadete ng Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya ng Pilipinas, gayon din po ang Tanod Baybayin. Inyo pong nasaksihan ang high-speed opener pass o ang mabilisang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamalas na ng FA-50PH, agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian nito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa impapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng ating 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Nangunguna po sa ating parada ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Dumaraan po sa ating harapan ang Commander ng Tropa, Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Alvin P. Flores, Army. Ang unang batalyon ay binubuo ng kor ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cadet First Class Edmond D. Logroño. Mula sa prestigyosong Philippine Military Academy, ang mga ginoo't binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng Sandatahang Lakas. Ikinikintal sa kanilang puso't isipan ang kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pangunguna ni Cadet Second Class Joshua R. Pulido. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinarap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officers. Mangyaring tumayo po ang lahat para sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Lahat.
Ating natutunghayan ang mga sagisag mula sa sandatahang lakas, pambansang pulisya at sa tanod baybayin ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuotang battle dress attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Juanis Leonardi B. Dimaano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng sandatahang lakas sa pangunguna ni Commander Ray R.G. Jabonete ng Navy. Binubuo ang batalyon ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army, Naval and Special Operations Group ng Philippine Navy at 710th Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Sila mga piling individual na ang kasanayan ay sa iba't ibang larangan at nakakaangat, lalo na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon na binubo ng kapulisan at tanod baybayin na pinamumunuhan ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Bayan. Ang ating kapulisan ang nagpagpatupad ng batas sa papanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang tanod baybayin ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, at Maritime Security. Tunghayan natin ang mga sasakyan at gamit pandigma ng sandatahang lakas ng Pilipinas, pambansang pulisya ng Pilipinas at tanod baybayin ng Pilipinas, gayon din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na din po ang pansuportang unit. Nangunguna ang mga espesyal na unit ng sandatahang lakas ng Pilipinas, nariyan po ang Explosive Ordnance and Disposal Units, kabilang na rin po ang Chemical, Biological and Radiological Nuclear Teams. Sumusunod naman po ang Kia Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Narito rin po ang 11-metrong rigid hull inflatable boat ng Naval Special Operations Group ng Philippine Navy. Ginagamit ito sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa maniitang SEAL operation. Ang tinaguriang combat arm of decision ng Armor Assets. Nangunguna ang Commando B-150 na pangunahing nakadisenyo para sa panloob na operasyong pansiguridad ng bansa. Kasabay ang Simba Armor Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumagana para sa panloob na seguridad. Nariyan din po ang G-300 Armor Personal Carrier ng Philippine Marine Corps. Isang uri ng sasakyan na magagamit sa lupa o tubig man. Natutunghayan naman po natin ang artillery assets na binubuo ng mga kanyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang 20mm M39 anti-aircraft cannons at iniakma ito bilang ground-based weapons mula sa dating F-5 Freedom Fighters aircraft. Sumusunod ang Atmos 155mm howitzer system na binuo bilang shoot and scoot weapon agarang magre-responde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Kontrolado ito ng electronic suit na may inertial navigation system based gun, laying method at automatic loader. Sa ating harapan ang 105mm howitzers, sumusuporta ang mga ito sa mga puwersang nasa gitna ng operasyong militar. Ang gamit pandigmang ito ay nagbibigay ng close fire support. Nakikita ang 8-ton Ural Trucks at 1¼-ton Sadco. Ang mga sasakyang ito ay ginagamit bilang bahagi ng combat support units. Gayun din sa panahon ng kagipitan, partikular sa humanitarian assistance and disaster response. Mga espesyal na sasakyang naglalaman naman ng mga gamit pang komunikasyon at sistemang pang-impormasyon na may kakayahan upang maisahatuparan ang ugnayan sa pamamagitan ng radio communication sa iba't ibang frequency bands. Ang mga sasakyan naman po at kagamitan
pinunta ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas at panod by bayan ng Pilipinas na pawang ginagamit sa iba't ibang larangan, siguridad at maging sa kampanya laban sa terorismo at humanitarian assistance and disaster response. Pinangungunahan ito ng PNP Highway Patrol na tinaguriang Guardian of the Highways na nakatuon sa operasyon sa lansangan para sa traffic safety at maging sa paglaban sa krimen. Nariyan po ang mga sasakyan ng NCRPO, ang Forensic Group Scene of the Crime Operatives, ang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives, at ang pinagsanib na Explosive Ordnance at K-9 Mobile Vehicle Van. Natutunghayan natin ang SWAT van, Special Action Force, na lula ng Multipurpose Armored Vehicle Personnel Carrier at MG Rubber Boat. Mula naman sa Tanod Baybayi, nariyan ang bomb squad, ambulance at mga patrol cars. Nariyan po ang kanilang jet ski para naman sa agarang makatugon sa seguridad at search and rescue operations. Ang aluminum search and rescue boats na nakadisenyo upang mabilisang makaresponde ang rescue team sa mga nalunod o biktima ng sakuna sa karagatan. Samantalang ang regional hull boat ay ginagamit sa iba't ibang misyong isinasagawa ng Coast Guard Anti-Terrorist Unit. Ngayon po, ibalik ang inyong atensyon sa kalangitan at natutunghayan ang pagdaan ng mga sasakyang pangipapawid ng sagtahang lakas ng Pilipinas. Inyo pong nakikita ang apat na A-29 Super Tucano, sumusunod ang 10 SF-260 Marchetti na kadisenyo para sa basic at intermediate training at nagsisilbing dependable attack aircraft para sa close air support. Nariyan din ang apat na Cessna aircraft at ang panguli sa hanay ng mga sasakyang pangipapawid, ang siyam na T-41 trainer aircraft. Ang tinatawag na trainer aircraft ay ginagamit sa basic pilot training ng Air and Education Command ng Philippine Air Force. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pambansang pulisya at ang tanod baybayin ng Pilipinas na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa masaganang kinabukasan ng ating bayang Pilipinas. Mula naman sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ang ating mga bayaning katuwang sa lalong pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating bansa. Ang ating mga medical frontliners. Panahong singdilim ng pandemya, ang mga bayaning nagniningning ng pinakamaliwanag. Sila ang ating mga medical at healthcare frontliners. Nanganganib sa bawat araw upang masigurong ligtas at protektado ang bawat pamilyang Pilipino. Ang ating mga overseas Filipino workers. Sa ibayong lupa man o karagatan, ang manggagawang Pilipino ay tinitingala ng ibang bayan dahil sa kanilang husay, galing, at pagmamahal sa trabaho.
rangal-rangal ang kanilang mga sakripisyo. Malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kapalit ng kanilang di matatawarang kontribusyon sa ating ekonomiya. Mga atletang Pinoy sa larangan ng palakasan. Walang tatalo sa puso ng atletang Pinoy. Dugot pawis at sakripisyo mula pagkabata upang makamtan ang medalyang hinahangad. Karangalang inyong dala para sa bansa. Sa bawat labang buhay ang inyong itinataya ay kabayanihang ating kinikilala. Ang manggagawang Pilipino. Kinikilala bilang haligi ng ating pag-unlad bilang isang bansa. Ang kanilang pagpupunyagi at pagsisikap na maitaguyod ang pamilyang Pilipino sa kabila ng anumang balakid ay ating bigyang dangal. Anumang industriya o antas ng panunungkulan, ang bawat manggagawang Pilipino ay bahagi ng pagbabago. Ating transport sector, panlupa, pantubig, o panghimpapawid. Ang ating ligtas na pagdalakbay ay hatid ng ating transport sector. Mula sa mga tsuper, piloto, at flight attendants, o mga seafarers, at kapitan ng barko, ang kanilang husay at galing ay katuwang natin sa paglalakbay tungo sa maunlad na bukas. Isang pagpupugay sa ating mga magsasaka. At mangingisda. Kinikilala natin ang huwarang kontribusyon ng ating mga bayani sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Likas na yamang lupa at karagatan. Kasama ang mga makabagong teknolohiya. Isang masaganang kinabukasan para sa agrikultura at matibay na seguridad sa pagkain ang naghihintay sa atin. Ang
ating street management services sector. Malinis, ligtas, at maayos na mga kalye at lansangan. Hatid ng ating mga kababayan sa serbisyo. Sinisigurong malinis ang ating kapaligiran. Maginhawa ang daloy ng trapiko. At ligtas ang ating publiko sa daan. Saludo po sa inyo. Ating construction.